Feeling empowered po as a woman kasi po nabibigyan ako ng chance para po ay gamitin yung sarili ko para maging inspirasyon po sa mga kababaihan natin na hindi pa handang ma-embrace yung beauty nila dito sa pamasdang mundo. Girl, you stay! Uy, first time ko kayo mag... Diyos ko! Uy, pasalamat kayo, uy! This is my first time and I give it all to you. Dibdib, kuya, palaging ganun po. Kuya, hindi naman kaganda. Ay, ganyan. Sabihin mo nga sa'yo, maganda ako. Napakaganda. Nay, ano po? Talagang maganda. Nang ano nga? Nang gabi. Sabiha, maganda ang damit mo. Maganda ang weather ngayon. Sabi ko, hee! Kaya lagi kong tinatanong yan. Kasi po, talagang... Hindi ko pa na-embrace yung kung ano yung beauty na meron ako. Hinihintay na lang po namin yung perfect spot para po sa second day out ng lay shoot. Kaya, let's go! Hindi ko insecurities, yung dibdib ko, aming katawan ko, yung mukha ko. Parang ganun. Kasi diba, halos lahat po, sa showbiz, parang mistisa, gusto ko maging mistisa. Parang tinatry ko laging mag-fit in. Pero, every time na nagtatry ako, hindi naman po ako masaya. So, na-let go ko na po yung ganung insecurities. Masasabi ko yung panahong hirap, nahirap po ako talaga sa craft ko. Lalo na po yung acting. Sobrang hirap na hirap ako, hindi ako marunong umiyak. Doon nakikita ng mga tao, ang galing na umiyak. Pero, Diyos ko, kung alam niyo lang po, ang dami ko na pinatay sa utak ko para lang makaiyak ako. Look at you now. Alam ko, magkayanin mo, diba? Pero, ayun na nga, sabi ko, paano kaya, Lord? Ang hirap naman po. Pero, syempre, na-realize ko din po yung time na yun, no? Kapag may gusto kasi isang bagay, sabi ko, Lord, gusto ko ng adobo. Hindi naman niya agad-agad ibibigay adobo. Ibibigay niya sa'yo recipe. So, nasa sa'yo yun kung gagawin mo siya. Kahit mahirap po, no? So, yun, kahit mahirap, inaral ko po yung mga weaknesses ko, yung acting, yung pagpa-perform. Lapa! Matagal ko na po talagang gustong mag-aral sa ibang bansa. Yung program ko po, na kinuha ko po ay acting. Dapat po, Australia po yun eh. Tapos, meron naman na po akong nakilala po doon. So, doon na lang po ako nag-aral. Tapos, ayun, tinulungan niya po ako na kung paano ako mapasok doon sa school. At mas napadali po yung buhay ko dahil nandun po siya. Sir naman, sabi nga, upo eh. Gaya nga, tahimik na lang kaya ko dito eh, sa gilid. After po nung ama kabugera po, na Diyos ko, pinapasalamatan ko araw-araw ang Panginoon kung paano naging successful po yung field ko po sa musika. Talagang grabe po. Nabigyan ng hustisya po yung mga sessions ko sa singing. Kasi dati po hindi naman po ako nag-aaral po talaga ng kanta eh. Yung machambahan lang. Machambahan lang sa recording tapos ayaw mo na i-live sa... Nung tatakbo ka, magla-live ka, tatakbuin mo. Tapos sabi ko, hindi na pwede to. Yung binigay sa akin po yung katang ama kabugera. Sabi ko, Diyos ko, hindi na pwede. Pucho-pucho lang to. Tapos kailangan ko na talagang
mag-step up. Kailangan ko nang aralin to. Grabe po, nagbunga agad po yung pinaghirapan po namin at yun po yung ama kabugera. Kabugera sa akin po talaga magsisimula sa sarili mo. Kapag na-embrace mo na po talaga yung mali mo, yung flaws mo, na kung saan ay hindi mo kailangan tapakan yung ibang tao para maging confident ka, para maabot mo yung pangarap mo. Noong una, syempre, conscious pa ako. Pero at the same time po, excited naman po ako kung ano yung maging outcome po dun sa shoot na ito. Kasi pinag-aralan ko na po yung mga kung paano ko ipopose. Since first time ko nga po medyo may pa-skin tire ang konti. Kaya, yun po, lalaban. Feeling... Ganun. Feeling empowered po as a woman kasi po nabibigyan ako ng chance ng Slay family para po ay gamitin yung sarili ko para maging inspirasyon po sa mga kababaihan natin na hindi pa handang ma-embrace yung beauty nila dito sa mapanghusgang mundo. Sana darating talaga yung point na yun. Na ma-embrace nila yung self nila by me showing po sa kanila sa pagiging kabugera ko po. Dito ako, oy, first time ko kayo mag Diyos ko, pasalamat kayo, oy. So how do you feel that I this is my first time and I give it all to you? Happy, very happy. Yung sinabi kasi sa akin na magiging cover po ako ng Slay Magazine, sabi ko, wow, bagay na bagay sa kung ano yung nararamdaman kong pagiging kabugera ngayon. Kasi diba Slay, kabugera, pareho lang. Kaya sabi ko, ay, oo, sobrang excited ako agad. Kasi mga ngabog tayo. Meron pa rin pong, alam mo yun, ingat pa rin. Pwede ka naman maging sexy na hindi po hubadera. Yung sexy pero karispe-respeto pa rin. Para sa akin, yung kasabihan ng sexy, pag masaya kayo ako, yan sa akin, ha? Pag happy ako talaga, ang feeling ko ang sexy ko. Kasi kapag masaya ka, ibig sabihin, mahal mo yung sarili mo eh. Na-embrace mo yung beauty mo eh. Kaya, yan, sexy ako. One step forward, two steps backwards, yeah. Immature lover who don't use big words, yeah. I don't need convincing at all because I know what I want. Baby, can't you figure it out? What's going on in your heart? What's it gonna take for you to love, take for you to love me? What's it gonna take for you to show, take for you to show feels, yeah. I've been trying to take it slow, but my patience low. Think it's time you let me know. What's it gonna take for you to love, take for you to love me? Pa rin po tayo sa shoot ng Slay at ito na yung pinaka-sobra excited dahil matatry ko na ulit ang jet ski. Ilang taon po yata bago ako nag-try ng jet ski. Mga 2 years ago pa po yata. Kaya, samahan niyo ako. Kasama ko po ang Ultimate Slaymate, Moira!
Responsibility. And then this title is big for me. It's massive. Oh my god! Yes.